We begin tonight with, again, this desperate situation in the Philippines. The storm packed nearly 200 mile per hour winds, with gusts reaching 235 miles an hour when it came ashore. The houses are gone, the shacks are gone. People are still looking for food, still desperate for water. The intent of this resolution is to find why, after 4 years, we are in this kind of predicament. After 4 years, Yolanda has affected and devastated 3.5 million families, 6,300 reported dead, 28,688 reported injured. Only 24% have been constructed. Of that, 13,997, or a mere 7%, are actually occupied. Marami na pong hearing ang nangyari dito. Ang tanong po natin, anong pagkakaiba sa mangyayari ngayon? Kami po ngayon ay nakikita namin na ang malaki na ang problema. So the intent of this committee, pagkatapos po dito, ay kailangan may pagbabago. There has to be a change. Itong isang block, puro hollow block. Pagdating sa kabilang block, puro naman hardiplex ang ginamit. At sa iba, walang poste. Yung sa Guadalupe, may poste yung mga bahay nila. Sa amin, wala. Delikado po sa amin. Nakita namin kung gaano ka substandard kasi maraming nag-crack na mga pabahay. Yung mga contractor na yon, lalaban nilang maraming crack, dali-dali nilang tinapalan at dinagyan ng basilya para hindi makita. At alam yon ng mga taga-media. Faulty wiring, mga kuryente kinabit, hindi gumagana yung mga sakit, outlet at ilaw. Isang taon pa lang, butas-butas na ang mga pigment at kalsada. Paano pa ang susunod na taon na mangyayari? In fact, nung inapprove yung supplemental na budget na yun, tumayo ako sa Kongreso. Sa totoo lang, sabi ko, sa wakas, naramdaman ng national government. Kami po ngayon ay nakikita namin na ang malaki na ang problema. So the intent of this committee, pagkatapos po dito, kailangan may pagbabago. There has to be a change.